Magandang araw po, ito na naman ako, Dexter Works, at your service. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon ng mapagbahagi. Meron naman tayong panibagong ayusin ngayon. At ang gagawin natin dito, i-tune up natin itong XRM 125. Tuturo ko sa inyo ang step by step na pag-tune up nito. Tara, i-tune up na natin. Simulan ko na itong baklasin. Tanggalin ko muna itong ignition coil niya dito. May dalawang tornilyo ito. At mamaya linisin natin itong carburetor niya. At tanggalin ko itong clip niya sa ilalim ng high tension wire. Saka itong spark plug cap. Sa pag-tune up nitong XRM, unang gawin natin, linisin muna natin itong carburetor. Pagkatapos itong air cleaner box at saka yung elements sa ilalim. Tapos yung spark plug din. Dilinisin. Pag hindi na magaya, sira na yung spark plug, palitan natin. Tapos yung valve clearance, i-adjust natin yung valve. At saka yung elements niya, tingnan kung sira na, barado na, palitan din ng bago. At saka yung valve niya, kailangan i-adjust, ilagay sa tamang adjustment. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano ang tamang adjustment niyan, ano ang measuring unit na gagamitin natin. Backlash, tanggalin ko muna itong carburetor. At saka dito sa XRM, meron talagang standard na sakto na valve clearance. Makikita natin yan sa service manual nitong motor ng XRM sa Honda motorcycle. At saka meron din yan sa specification niya. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan makikita yung specification. Yan dito sa spark plug up, valve clearance. At saka yung spark plug niya, meron din yung tamang sukat. Yung gap, sinusukat din yan. Meron tamang clearance talaga yan, yung gap niya. At mamaya ipapakita ko sa inyo ang tamang clearance ng spark plug gap. Paano natin malalaman yung tamang sukat niyan ng spark plug gap? Hindi natin malalaman yan kapag wala tayong tools na gagamitin. Ang tawag dyan, measuring tools. Gamitan natin ng measuring tools. Anong measuring tools na gagamitin? Ang gagamitin natin na measuring tools dyan ay yung tinatawag na pillar gauge. May mga numero dyan yung pillar gauge, isa-isa. Kaya hanapin natin yung saktong numero para sa spark plug gap. At saka sa valve clearance din, meron din saktong numero yan. Kung mm ang gagamitin, hanapin natin yung tamang numero para sa millimeter. Kung thousand of inch yung gamit nyo, yun din ang susundin nyo. At mamaya malalaman natin kung ano yung advice na tamang gasolina na gagamitin para dito sa XRM. Yung standard talaga sa Honda company na nasa specification nyo. Tapusin ko lang itong ginagawa ko, mga ka-works. Linisin ko muna itong carburetor niya kasi marami na ang dumi. Para pagbalik natin, malinis na siya. Wala nang problema. Saka smooth na yung flow ng gasolina, yung hangin at saka gasolina dito. Air and fuel mixture. Kasi wala nang dumi, wala nang bara yung daanan niya ng hangin at saka gasolina. Kasi kapag madumi yung carburetor, ang mangyayari dyan, magpa-backfire, tapos walang minor, saka wala siyang puwersa, palyado siya yung andar ng motor. Kung minsan nga hindi tatakbo yung motor pag piniga yung
silenyador niya or accelerator mamatay yung makina ng motor, lalo na pag napasukan ng tubig itong carburetor. Yan talaga ang mangyayari. Hindi tatakbo yung motor o minsan hindi aandar din. Ayan, malinis na. Kita nyo ba yung butas ng minjet at saka pilot seat? Okay na, wala nang bara. Ipalik na natin to, i-assemble ko na to. Sa pag-assemble ito, ang pinaka-iingat-ingatan nyo na huwag mawala yung slider ng needle, kasi pag nawala yun, hindi din tatakbo itong motor. Aandar lang siya, pero pag piniga mo, mamamatay. Yan ang epekto dito sa motor pag nawala yung slider jet niya ng needle jet. Kasi naranasan ko na yan, na nawala yung slider ng needle jet. Hindi ko napansin kaagad. Kaya pag kabit ko, tapos pag pinaandar ko na, nagtaka ako kaya kung bakit aandar siya pero pag piniga namamatay. Kaya naisipan ko na tanggalin ulit yung carburetor at saka tingnan doon sa loob kung anong nangyari. At nakita ko na merong kulang doon sa loob. Nakita ko na wala na yung slider, yung pasukan ng needle. Kaya naisip ko sana na bumili ng repair kit ng carburetor, kaso naisip ko na walang, hindi kasama yung slider pag bumili ka ng repair kit ng carburetor. Puti meron akong carburetor dito na standby na, nakatambay na savings, na sira na din. Kinuha ko yung slider doon tapos nilipat ko doon sa inayos ko. At ayun, tumino na yung carburetor ng customer, ng motor niya. Okay na, aandar na siya. Tapos pag piniga, okay na rin, wala nang, hindi na siya mamatay. Bumalik na sa condition yung motor niya. At ayan na mga ka-works, tapos na na-tune up natin yung motor itong kaibigan ko. Ito na naman yung spark plug, oh. Grabing dumi. At ngayon ipapakita ko sa kaibigan ko kung saan makikita yung specification. Dito lang sa may ilalim ng U-box, yung may papel dito na nakadikit. Dito natin makikita yung spark plug gap clearance, kung ano ang sukat. At saka yung valve clearance nandito rin. At saka yung gasolina na gagamitin. Ito yung ginamit ko na clearance, oh, sa spark plug gap. 0.75, kasi doon sa specification manual niya sa ilalim sa U-box, 0.8 ang nakalagay doon. Kaya wala naman 0.8 dito sa filler gauge millimeter. 0.75 lang ang meron. Yun lang ang ginamit ko. At saka yung valve clearance niya, 0.05 yung intake, at saka yung exhaust 0.05 din millimeter. Dito sa manual or specification ng Honda XRM 125, yung intake at saka exhaust valve, pareho lang yung valve clearance nila, pareho lang yung sukat nila, 0.05 millimeter. Kasi pag sukat ko ng filler gauge dito sa may valve niya sa intake, masyadong maluwag yung 0.05. sa tingin ko 0.10 yung clearance niya, tapos yung exhaust mas lalo siyang maluwag, mas maluwag pa siya kaysa intake. Nasa 0.12 siya. At ayan mga ka-works, tapos ko nang nalinisan itong air cleaner box at saka naikabit ko na rin yung hose dito sa may air cleaner hose na nakakonect dito sa may carburetor. At ngayon subukan nating paandarin dito para marinig natin yung
andan itong motor niya ng kaibigan ko. At saka mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano magtuno ng carburetor. At ngayon ikutin natin yung hangin niya dito sa may gilid. At saka itong idle niya dito sa gitna, taasan ng konti. At pagkatapos, pag mataas na siya, ikot-ikutin yung dito sa gilid, yung sa may air screw niya. Ikutin. Ayan. Hanggang sa mahanap yung pinakamataas na andar niya. At kung mahanap na yung mataas na tune ng andar niya, ng motor, ibalik na ang konti. Tapos balik na naman dito, adjust na naman natin itong gitna, yung idle niya dito sa minor, idle screw dito, screw dito sa may gitna. Ikutin lang natin pa counterclockwise. Ayan, para bumaba naman siya, bumalik siya sa tamang minor. At yan ang pag-adjust ng tuno ng carburetor dito sa XRM. Saka nga pala, sa pag-ikot ng idle screw, dapat higpitan muna pa-clockwise siya. Tapos iluwagan na naman pa-counterclockwise ng 1.5 turn. Tapos dagdagan lang ng dagdagan pa-counterclockwise hanggang sa mahanap yung pinakamataas na tune. Ayan, maayos na yung andar ng motor ng kaibigan ko. Sabi niya, maayos daw. Ayan, maraming salamat po sa nanonood at sa sumusuporta ng Dexter Works YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. At pagpalain po kayo ng Panginoon. Peace out.